nakabuno po tayo sa ating tanim na kalabasa. Yung kalabasa po natin ay nasa 36 days na po. Every week po tayo nag-abono mga katanim. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung paano po tayo mag-abono. Ang ating ilalagay ngayon mga katanim, 36 days na po ang ating tanim na kalabasa. Maglagay po tayo ng 50 grams sa bawat puno ng ating kalabasa. Dahil dalawang puno po sa isang butas, bali 15 grams po ang ilalagay natin mga katanim. Direct po, hindi natin po tutunawin, hindi natin ididilig dahil nabasa po yung lupa. I-direct na lang po natin. Ganun na lang po. Huwag natin ilapit sa puno. Tatlong dangkal o apat mula sa puno po. Paikot po yung ating paglalagay. Paikot po. Tayo maglalagay sa puno para maiwasan yung pagkaloo, para wag po kaloo dito po tayo kasi yung mga gamot ng kalabasa natin ay bandang dito na po, kaya maglagay po tayo paikot po, dalawang 15 grams. Ating gagawin sa ating tanim na kalabasa mga katanim upang balansi ang makukuha ng mga ugat kapuntang sanga at magbubunga ng sabay-sabay ang mga sanga at balansi din ang makakain ng ating kalabasa kapag ang application po natin ay paikot. Paikot po ang ating paglalagay ng fertilizer mga katanim. Ito po yung ginagawa ko kapag rainy season, kapag mabasa yung lupa. Direct application po ang aking ginagawa. Kapag tuyo naman po yung lupa ay dinidilig ko po ang aking timpla ay dalawang lata na sardinas sa isang balde na tubig. Combination po ng 1620 at 2100, dalawang lata sa isang balding tubig. Tutunawin lang po natin mga katanim at saka idilig. Isang lata bawat puno yung idilig po natin sa ating kalabasa kapag dry po. Tuyo po yung lupa. Yun po mga katanim ang ginagawa ko po sa aking tanim na kalabasa upang balansi ang makukuha na fertilizer ng mga ugat. Yun po mga katanim, gagawin niyo po sa inyong tanim na kalabasa. 36 days na po ito. Ito po yung second batch ko na tanim. Yung unang batch ko na tanim mga katanim ay namumulaklak, may mga bunga na po yung iba. Yan po ang aking application sa aking pag-abono. At ang next po na aking gagawin mga katanim, mag-follow po kayo at saka mag-share nyo po ang video ito para po sa ganun ay dumami po yung ating mga followers mga katanim. Ang next po natin gagawin na video ay kung paano po ang manual pollination.
Yan po ang ating gagawin sa kalabasa upang wag po maiwasan po ang pagkapulak o pagka-abort ng mga bunga. Yan po ang ating next video na gagawin, mga katem. Paano ang manual pollination sa ating tanim na kalabasa. Maraming salamat po, mga katanim, at don't forget to like, follow and share, mga katanim. Maraming salamat po. Until next time.